Shout out tayong mga idol sa lahat ng mga Solid Mars High supporter. Shout out kay Idol Marvin Maliveran, Alva Atinder, Amadio Flores, Sunny Anya TV, Jose Pacificador, Norlin Picatzi, Lily B73MB, Gerald Anuevo, kay Luz Paul, Idol, maraming salamat pa rin at mag-iingat po kayo. Sa lahat ng mga antinggero at mga albularyo, shout out sa inyo, sa mga security guard ng buong Pilipinas, sa mga blind community, lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Sa bundok ng Puloyutan, mayroong dalawang pamilya ang natatanging nakatira sa bundok na iyon. Kinatatakutan kasi ang lugar na ito dahil sa dami ng mga naninirahan na iba't ibang uri ng mga engkanto at lamang lupa. Bukod pa sa mga ito, tirahan din ito ng isang grupo o kulto na tinatawag na Yurok. Ang grupo ang responsable sa mga naiulat na pagkawala ng mga taong pumunta sa bundok na ito at doon sa mga hikers, pati na sa mga naliligaw. Isang grupo ng kanibalismo. Naniniwala kasi ang mga ito na ang pagkain ng laman ng tao ay makapagbigay sa kanila ng walang katapusan na buhay. Sa kabilang banda naman ng bundok, malapit sa patag, nakatira naman doon ang angkan ng mga kubot na aswang. Kaya simula nang maiulat ang sunod-sunod na pagkawala ng mga taong nagagawi sa lugar na ito, kinatatakutan na at iniiwasan na ito ng karamihan. Sa labasan nga ng gubat, may istasyon doon ng pulisya para mabantayan ang paligid ng kagubatan at wala nang makakapasok pa sa bundok na iyon. Kahit nga ang mga pulis hindi nakaligtas ang mga ito sa pag-atake ng grupo ng mga Yurok, ilang beses na din silang inatake ng mga nilalang na ito. Kaya mahigpit na ang kanilang pagbabantay, lalo na pagdating ng gabi. Ayaw na nila na maulit pa ang nangyaring namatayan sila ng limang kasamahang pulis dahil sa agresibong pag-atake ng mga grupong Yurok. Ang grupo ng Yurok, kilala ito sa paggamit ng pana at itak sa pag-atake, at lahat ng kanilang mabibiktima, iaalay nila ito tuwing kabilugan ng buwan at gagawing hapunan. Sa kalagitnaan naman ng gubat, nakatira ang dalawang pamilya na lahi ng mga amaranhig, isang uri ng aswang na kakaunti lamang ang nakakaalam. Nagmula ang angkan ng mga ito sa lugar ng mga hiligay noon, isang mabangis at mabagsik na uri ng mga aswang, at may mga kaalaman din ang mga ito sa mga orasyon. Marunong din ang angkan ng mga ito sa panlalason at pagbarang. Pero ang grupo ng magkapatid na Arman at Julio ay hindi. Nilisan nila ang kanilang angkan dahil hindi nila kaya ang mga pinaggagawa ng mga ito. Ang mga pinaggagawa ng kanilang mga kauri na amaranhig. Gusto ng magkapatid na mabuhay ng tahimik at malayo sa kabihasnan. Hindi din namimiktima ang mga ito ng mga tao sa patag. Bagkus, tumutulong pa nga ang mga ito. Minsan nang may dalawang hikers ang napapunta sa gubat ng Puloyutan at inatake ang mga ito ng apat na mga Yurok. Nang makita at masaksihan ito nila ni Arman, agad nilang tinulungan at napatay ang apat na mga Yurok. May kanya-kanyang pamilya na ang mga ito na kasama nilang naninirahan sa gitna ng gubat. Ang bahay ng mga ito
malapit sa batuan doon sa may talon. Sinadya nila ito para may mapagkukunan agad ng tubig dahil nga sa kanilang mga alagang hayop at sa mga pananim. Ang panganay ay itong si Arman. Nasa gilid ng batuan, nakatayo ang bahay nito kasama ang asawa na si Tuya at ang dalawang anak na lalaki at isang babae. Habang ang bahay naman nitong si Julio, nakapatong ito sa isang malaking punong kahoy ng dakit na nasa gilid din ng batuhan, kasama ang asawa na si Cides at ang nag-iisang anak na lalaki. Kasama din nila ang kanilang tiyuhin na kapatid ng kanilang yumaong ina. Nasa 40 taong gulang na itong si Arman, habang nasa 36 naman itong si Julio. Kapwa kabilang ang dalawang ito sa mga piling mga mandirigma sa kanilang angkan. Dahil sa taglay ng mga ito, nakakaibang lakas at kakayahan, lalo na itong Julio. Dahil sa kanyang pagiging amaranhig at pagiging gabunan ng kanyang ama, namana nito ang kakaibang lakas ng magkabilang uri ng lahi ng aswang. Anak kasi itong si Julio sa huling napapangasawa ng kanilang ina na isang gabunan. Magkaiba ang ama nila ni Arman at Julio, kaya magkaiba din ang antas ng kanilang lakas. Mas malakas ang taglay nitong si Julio. Bukod kasi sa pagiging amaranhig na aswang nitong si Julio, may kakaiba din itong armas na tinatawag na kudaso. 4 anyo ng armas na kaya niyang palitan sa anumang oras na nanaisin nitong si Julio. Bigay pa ito ng kanilang lolo na nagiging pinuno noon sa angkan ng mga amaranhig. Kaya ng kanyang armas na mag-anyong pana, balaraw, bumirang at sibat. At sanay na itong si Julio sa paggamit sa armas na ito. May dala-dala din itong isang hayop na almira. Alaga pa ito ni Julio mula pa ng bata pa ito. Kulay itim na parang kabayo, pero mas mabilis pa ito at mas malakas tumalon. Sa paligid ng kanilang mga bahay, marami silang mga pananim na iba't ibang uri ng gulay at prutas. Kahit na may iilan sa mga engkanto na nanggagambala sa kanila at mga lamang lupa, mas mainam na lamang dito sa gubat ng Pulukyutan kumpara sa kanilang dating lugar. Pero ang inaalala nitong si Arman ngayon at Julio, ang nangyaring pagpatay nila sa 4 na miyembro ng grupo ng Yurok. Dahil ilang araw na ang nakaraan na may namataan silang umaaligid sa kanilang lugar na mga nilalang, at napansin pa nila na mas nagiging agresibo na ang ilan sa mga engkanto sa gubat. Nagdagdag na ng mga inilagay na mga panguntra para sa mga engkanto itong si Tatay Mako. Mas marami kasi itong alam at mga kaalaman tungkol sa mga panguntra sa anumang klase ng mga engkanto. Malakas din ang kalaman ng matanda sa mga orasyon at panggagamot. Isa nga ito sa naghikayat sa kanila na lisanin na ang kanilang angkan dahil hindi na nila kaya ang mga pinaggagawa ng mga ito na kasamaan. Ayaw sana nila ng gulo, ayaw nila ng labanan, dahil ayaw nila na baka dumating ang araw na kailangan ng lisanin na naman nila ang lugar na ito at lumipat sa ibang lugar. Kontento na sila dito sa gubat ng Pulukyutan, payapa at malayo sa mga kapwa nila na amaranhig na masasama. Pero mukhang mababasag na
ang kapayapaan nila sa lugar na ito dahil sa grupo ng mga Yorok. Sabi nitong si Arman, mukhang hindi titigil ang mga Yorok na yan hanggat hindi makapagiganti sa atin. Ano na ngayon ang plano natin? Ano ang suhestyon ninyo, Julio, Tatay Mako? Ano ang narapat natin na gawin? Ilang segundong natahimik ang mga ito at pagkatapos, nagsalita na itong si Tatay Mako. Sa tingin ko, Arman, Julio, hindi ang ating pamilya ang dapat na umalis dito sa gubat ng Pulokyotan. Kung kinakailangan na lumaban para manatili dito sa lugar, gagawin natin. Masasama din naman ang angkan ng mga Yorok na yan. Marami na silang pinipiste at binibiktima ng mga tao. Panahon na din siguro para putulin na ang kanilang kasamaan at kapangasan. Pero sa ngayon, hanggang dito lang muna tayo sa ating teritoryo. Pabayaan natin sila na sila na ang pupunta dito sa ating lugar. Hindi pa natin alam ang tunay na bilang nila at ang kanilang lungga. Minanmanan tayo ng grupong yan nitong mga nakaraang araw. Gagawa din tayo ng paraan para manmanan din sila. At ako na ang bahala sa bagay na yan, Arman, Julio. Hintayin na lang natin ang paglapit nila sa atin. Kinagabihan, nagpasya itong si Julio na maglilibot sa paligid. Subukan niyang suyurin ang mga kakahuyan na nakapalibot sa kanilang tirahan. Kasama niya sa gabing yon ang anak na si Malik. Sakay ng kanyang hayop na almira, binaybay nila ang gilid ng ilog hanggang sasapitin ang kabilang bahagi ng kakahuyan. Wala pang isang oras, agad na naramdaman ni Julio ang kakaibang pwersa sa paligid. Alam niyang hindi galing ang mga ito sa mga engkanto. Mabilis na nagtago ang mga ito sa likod ng malalagong damuhan. Ilang minutong nakikiramdam, sinipat-sipat nila ang buong kapaligiran hanggang sa makita nila ang anim na mga katao ang dahan-dahan na umusad doon sa lugar. Nagpalingalinga ang mga ito na parang may hinahanap hanggang sa papalapit na ang mga ito sa kanilang pinagtataguan. Sa isip nitong si Julio, mukhang naramdaman na sila ng mga nilalang. Kaya muling sumakay sina Julio at Malik sa kanilang alagang hayop. Pero biglang may sumagirit na palaso papunta sa kanila. Muntik pa silang tamaan itong si Malik. Nahulog ito sa damuhan dahil sa pagkagulat. Mabuti na lamang nahawakan agad ito ni Julio. Hinila nito ang kamay ng bata pabalik sa likod ng hayop na almira at pinatakbo na ito ni Julio nang napakabilis. Tumalon ito sa batuhan, pagkatapos tumalon patawid ng ilog. Nang mapalingon itong si Julio dahil ang bibilis din na tumatakbo ang mga nilalang habang papasunod sa kanila. Tumatalon-talon ang mga ito sa mga damuhan at tumawid din ng ilog. Sa isip ni Julio, hindi pa oras para labanan niya ang mga ito. Kailangan muna na ipaalam niya ito sa kanyang kapatid at kay Tatay Mako. Sumuot itong si Julio sa kabilang bahagi ng kakahuyan para mailigaw niya ang mga ito hanggang sasapitin ang kanilang tirahan. Gising pa sina Arman at Tatay Mako. Kasalukuyang nag-uusap ang mga ito sa itaas ng batuhan. May ginawang maliit na upuan na kawayan ang mga ito doon at ito ang nagsilbing tambayan bago matulog ang mga ito. Sinabi kaagad ni Julio ang kanyang nakita doon sa kabilang bahagi ng ilog.
kaya naalarma agad ang dalawa. Sabi nitong si Tatay Mako, mukhang hindi na ito tama, Arman. Julio, humanda na kayo bago pa tayo atakihin ng mga nilalang na yan. Uunahan na natin sila. Maaaring ito na ang simula ng digmaan laban sa mga Yurok. Pero hindi pwedeng patuloy na pagbibigyan natin ang mga yan. Tumango-tango lamang itong si Arman. Naintindihan niya ang saloobin itong si Tatay Mako. Ayaw na nitong umalis sa lugar na ito. Kinuha agad nito ang isang armas na hugis sibat na may mga nakapalibot na mga tinik sa dulo. Habang itong si Arman, kinuha nito ang patalim na paarko na magdagdag ng talas sa kanyang mga kuko. Sabi uli ni Tatay Mako, tara na, Julio, balikan natin ang kabilang bahagi ng ilog. Binilinan ng mga ito ang mga naiwan na manatili muna sa isang bahay at huwag munang lalabas. Pagkatapos, mabilis nang tumakbo ang tatlo sa kakahuyan habang unti-unting nagpalit na ang mga ito ng anyo sa pagiging aswang. Pero kakaibang mga aswang dahil bawat isa sa kanila may taglay na mga kakaibang armas. Hindi pa nila narating ang kabilang bahagi ng ilog, biglang may mga humagibis na mga palaso papunta sa kanila. Kaya agad na nagpulasan ang tatlo. Itong si Tatay Mako, mabilis itong umigpaw papunta doon sa batuhan at mabilis na nagtago. Habang itong si Arman, nagtago din agad ito sa likod ng mga punong kahoy. At itong si Julio, umigpaw ito papunta sa itaas ng puno ng kahoy at agad na sinipat-sipat ang mga kalaban sa paligid hanggang sa makita niya ang pinagtataguan ng mga ito. May iilan sa likod ng batuhan at sa itaas ng mga puno ng kahoy na nandoon. Walang inaksayang oras itong si Julio. Muling tumalon ito at papunta doon sa mga kalaban doon sa may batuhan. Nang makita naman ito nila ni Arman at Tatay Mako, kumilos na din ang dalawa. Mabilis na tumakbo ang mga ito papasunod kay Julio. Nagulat na lamang ang mga Yurok nang biglang sumulpot itong si Julio. Pinana agad nito ang isang napatulala at tinamaan ito sa ulo. Nagpulasan agad ang mga nilalang habang inihanda na ang mga dalang armas. Bumulagta naman nang tamaan ng pana ni Julio ang isa pa, ngunit hindi ito napuruhan. Kaya ang ginawa nitong si Julio, binago nito ang anyo ng kanyang armas at nagiging napakatalas na balaraw ito at tinagpas niya agad sa liig ang nakabulagtang kalaban. Napaigik pa ito at gumulong agad ang ulo nang humiwalay ito sa kanyang katawan. Ang tatlong umigpaw sa itaas ng batuhan, pinana nila agad ito si Julio. Ngunit biglang bumulaga sa kanila sina Tatay Mako at Arman. Isang hataw ni Tatay Mako sa dalang sibat nang tamaan sa ulo ang isang Yurok. Agad na napasigaw ito at nahulog sa lupa habang nangingisay. Wasak ang bungo nito dahil sa mga nakapalibot na mga tinik sa dulo ng kanyang armas. Natamaan na din ni Arman ang isa sa iba't ibang parte ng katawan, kaya agad din itong nahulog sa lupa. Pagkatapos, umigpaw pa itong si Arman papunta doon sa likod ng isang Yurok at gamit ang patalim na paarko, ginilitan niya ito sa liig. Habang itong si Julio, sa loob lamang ng ilang segundo, agad na nagpalit na naman ng anyo ang gamit na armas nitong si Julio at pinana ang tumalon papunta doon sa damuhan. Tinamaan niya ang isa sa mga ito, ngunit nakaiwas naman ang dalawa. Mabilis nang tumalon itong si Julio sa itaas ng punong kahoy. Kumuha ito ng bwilo
at pagkatapos, bumulusok ito ng talon papasunod doon sa dalawa pa. Nagawa pa nga ng mga ito na hampasin itong si Julio sa dalang mga itak. Ngunit sing bilis ng kidlat na umikot itong si Julio, tinagpas ang liig ng isang yurok. Pagkatapos, sunod-sunod na hampas naman ang kanyang pinakawalan at tinamaan sa ulo at sa katawan ang isa pa na agara na ikinamatay ng nilalang. Ang isang yurok naman na tinamaan niya kanina at hindi napuruhan, nagawa pa nitong makatakbo doon sa kakahuyan papalayo. Ngunit nang magbago na naman ang anyo ng armas nitong si Julio at nagiging bumirang, inihagis niya ito papunta doon sa tumatakbong yurok. Nang tamaan ito sa ulo, kita pa nilang tumilapon ito at tumama sa isang puno ng kahoy hanggang sa mangisay at mamatay. May isa pa ang nasa likod ng batuhan, pero hindi na ito nakagalaw pa nang atakihin na ito ni Arman. Makalipas ang ilang sandali, tumahimik na ang buong paligid. Kita nila sa kapaligiran ang mga nagkalat na mga bangkay ng mga yurok. Sabi nitong si Arman, "Ano ang gagawin natin sa mga ito, Tatay Mako?" Ang sagot naman ng matanda, "Ililibing natin ang mga bangkay nila, Arman, Julio. Kahit na mga masasamang nilalang ang mga yan, karapat dapat pa rin na bigyan natin sila ng maayos na libing." Inilibing nila ang mga bangkay ng mga yurok doon sa kalubluuban ng gubat at pagkatapos bumalik na sila sa kanilang tirahan at agad na nagpupulong. Sabi nitong si Tatay Mako sa kanyang mga pamangkin, "Ngayon, simula na ng digmaan sa mga yurok, Julio, Arman. Kailangan natin na magtubling ingat dahil pwedeng madadamay ang ating mga pamilya, ang mga anak at asawa ninyo. Sama-sama na tayo at kahit na anuman ang mangyayari, walang aalis sa gubat ng pulukyutan. Hindi tayo ang aalis. Sila ang dapat nating paalisin at dapat napatayin." Lumipas ang mga oras hanggang sa sumapit ang hapon. Dito na nila nakita ang mahigit sa 10 mga nilalang ang papalapit sa kanilang tirahan. Malayo pa lamang ang mga ito. Alam na nila na membro ang mga ito ng grupong yurok. Nakasuot ng kulay pula na damit ang mga ito. Nakabahag din na kulay pula at may mga bitbit na mga sibat at itak. At kapansin-pansin agad ang mga maraming tato sa kanilang buong katawan. Pati nga ang mga mukha nila, puno din ng tato. Mabibilis ang mga hakbang ng mga ito at agad na naramdaman nila ang malakas na puwersa sa buong paligid. Mabilis na tumalon galing sa batuhan itong si Tatay Mako at itong si Arman. Pumasok na din agad ang asawa at anak nila sa kani-kanilang mga bahay. Ang isang anak ni Arman na lalaki at ang anak ni Julio na natiling nakatayo ang mga ito sa itaas ng batuhan. Itong si Julio, nasa itaas ito ng kanilang bahay sa itaas ng punong kahoy at nakaasinta na ang dala nitong pana. Habang papalapit ang grupo ng mga yurok, may narinig silang parang mga palahaw at nang makalapit na ang mga ito kay Tatay Mako at kay Arman, sabi ng isa sa mga matatanda na kasama nila na may dalang tungkod na bungo ng tao ang nasa dulo, "May itatanong lamang kami sa inyo. Kung napansin ba ninyo ang aming mga kasamahan na napagawi dito sa inyong lugar?" Ilang saglit na natahimik ang dalawa
at ang bumasag sa katahimikan itong si Tatay Mako. Wala kaming nakitang mga kasamahan ninyo na nagawi dito sa aming lugar. Ngunit tumitig sa kanila ang matanda at itinaas ang tungkod na dala. Sa isang sinyas nito, biglang kumilos ang apat na mga yurok na may hawak na mga punyal. At pagkatapos, itinarak nila sa lupa ang mga punyal na hugis na patatsulok. Habang may mga binubulong-bulong ang mga ito na parang nag-uusal ng mga orasyon. Nanatiling nakamasid lamang sina Tatay Mako, pero nakahanda na ang kanilang mga armas. Nagsimulang mag-uusal na din ang matandang yurok habang nakataas ang tungkod na dala. At ilang sandali pa, may naramdaman silang pwersa na biglang kumalat sa buong lugar. Napakalakas nito na kailangan pa nilang mag-uusal ng mga orasyon na pangharang. At ilang sandali, biglang ibinagsak ng matanda ang kanyang dalang tungkod sa lupa. At kita mo agad sa hitsura sa mga ito ang sobrang galit. Pumalahaw ang mga ito ng napakalakas. Namumula ang mga mata ng mga yurok. At makalipas ang ilang sandali, itinuro ng mga ito sina Arman at Tatay Mako, lalo na ng matandang yurok, gamit ang tungkod nito na mabilis na pinulot sa lupa. At ang sabi nito sa palahaw na buses, magbabayad kayo sa ginawa ninyo sa aming mga kasamahan. Pagbayaran ninyo ito ng inyong buhay. At sumigaw ito ng napakalakas. Pagkatapos, tumalikod na ito at mabilis nang naglalakad papalayo ang grupo nila. Nang maglaho na ang mga ito sa kanilang paningin, umakyat kagad sila doon sa batuhan. Sabi ni Tatay Mako na mukhang kailangan nilang maghanda. Pakiramdam ng matanda na babalik ang mga ito sa kanilang teritoryo. Tumalo na din itong si Julio papunta doon sa batuhan. Ano na ngayon ang gagawin natin, Tatay Mako? Mukhang kailangan natin na gumawa ng mga pambakod sa paligid at pati na ng mga patibong. Tama ka, Julio. Kaya ngayon din, kailangan na natin na maghanda. Kumilos agad ang mga ito kasama ang mga anak nila. May mga kinuhang halaman itong si Tatay Mako at iilang ugat ng punong kahoy. May mga kinuhang pulbo din itong si Arman. May mga maliliit na kawayan na kurting sibat ang kanilang ginawa. Pagkatapos, nilagyan ito ng mga pulbo. Pinahid din nila sa mga maliliit na kawayan ang katas ng kanilang mga dinikdik na ugat ng punong kahoy. Matapos ang kanilang mga ginawa, nilagay na nila sa paligid ang mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, kinuha na din ni Julio at Arman ang mga armas nila. Kailangan nilang maging kargado ng gamit at handang-handa sa labanan. Plano kasi nila na abangan ang maaring pagbabalik ng mga yurok doon sa unahan. Para bago makarating ang mga ito sa kanilang tirahan, mababawasan na nila ang bilang ng mga ito. Mabilis nang naglalakad sina Arman at Julio papunta doon sa kakahuyan. Dala-dala ni Arman ang armas na paarko, isang balaraw at apat na mga punyal. Dala-dala naman ni Julio ang armas nito na kasudo. Pagdating nila doon sa kakahuyan, inilagay pa nila ang iilan sa mga natitirang ginawang pangpatibong. Ikinalat nila ang mga ito doon sa paligid ng kakahuyan at pagkatapos, matyagang naghintay ang dalawa. Nakapatong sa itaas ng punong kahoy itong si Julio, habang nasa likod ng batuhan naman itong si Arman. Habang sina Tatay Mako naman, ang mga anak nila ni Julio at Arman na mga lalaki, nakahanda na din ang mga ito
pati ang mga asawa nila. Nasa itaas ito ng bahay nila ni Julio. Nagkukumpulan at nagsama-sama ang mga ito. Lumipas pa ang mga oras. Pagpatak ng 6 ng gabi, dito na natanaw ni Julio ang maraming mga yurok na papasok na ng gubat. Sa sobrang dami ng mga ito, napuno ang malawak na lugar doon sa gilid ng ilog. Mabilis na tumalon itong si Julio papunta doon sa batuhan kung saan nagtatago itong si Arman. Sabi agad nitong si Julio, "Kuya Arman, paparating na ang mga yurok. Napakarami nila. Kaya humanda ka na. Uubusin natin ang mga demonyong yan." Pagkatapos, muling tumalon itong si Julio papunta sa itaas ng punong kahoy. Habang itong si Arman, umakyat ito sa batuan at sinipat-sipat ang mga paparating. Kitang-kita nito ang sobrang dami ng mga paparating na mga kalaban. Nagmamasid muna ng ilang minuto itong si Arman at hinihintay ang gagawin ni Julio. Nang makalapit na sa kanila ang mga yurok, kita nitong si Arman na nagpaulan agad ng mga palaso itong si Julio galing sa itaas ng punong kahoy. Kaya agad na namatay ang 3 sa mga kalaban nang tamaan ang mga ito sa ulo. Nagkagulo agad ang mga yurok. Hinahanap agad nila ang pinanggagalingan ng pag-atake. Biglang tumalon itong si Julio sa lupa at nagpakawala pa ng sunod-sunod na pagpana. Pagkatapos, tumakbo ito doon sa mga damuhan hanggang sa tumalon na ito sa itaas ng mga punong kahoy. Dinala ni Julio ang grupo ng mga yurok doon sa kanilang mga ginawang patibong. Lihim naman na sumunod itong si Arman sa mga ito. Maingat na nagtatago ito sa likod ng mga punong kahoy habang sumusunod sa mga yurok. Ilang sandali pa, nagsigawan na ang grupo ng mga yurok dahil tinamaan na ang mga ito sa kanilang inihandang mga bitag. Tumarak ang mga patibong nila na mga matutulis na kawayan sa mga katawan ng mga yurok. May ilan ang hindi napuruhan. Ngunit ang mga nahulog sa butas na may mga nakausli na mga matutulis na bagay ay agara na namatay. Kaya napahiyaw na ang ilan sa mga ito. Sinamantala naman ito nila ni Julio at Arman. Inatake na nila ang mga nagkagulo na mga yurok. Gamit ang mga armas na gasodo nitong si Julio, umigpaw agad ito sa gitna ng mga yurok habang nagkagulo pa ang mga ito. Pinagtatagpas ni Julio ang liig ng mga nilalang. Ang 2 na naabutan ni Julio doon sa gilid ng malaking puno ng kahoy, isang tagpas tumalsik agad ang ulo nung isa nang maputol ang liig nito. Habang hindi na nakagalaw ang isa pa nang tamaan niya ito sa ulo, may papasugod na 4 galing sa kanyang likuran. Pumihit itong si Julio. Nag-iba agad ang anyo ng kanyang armas at nagiging pana. Pinagpapana na niya agad ang mga papasugod na mga kalaban. Patay agad ang 2 sa mga yurok nang tamaan ang mga ito sa ulo, habang ang 2 pa sa mga ito, sinalubong na ito ni Julio ng mga hampas. Kaya bumulagta agad ang isa sa mga ito at ang isa hinablot ito ni Julio. At pagkatapos pinagkakalmot ang liig at dibdib. Patay agad ang mga yurok at nadagdagan pa ito ng 2 nang matamaan ng bumirang ang 2 pa doon sa mga kakahuyan. Habang itong si Arman, gulat na gulat ang mga nilalang na yurok nang biglang sumulpot ito sa kanilang likuran. Bagsak agad ang 2 sa mga ito nang tamaan ng mga pag-atake gamit ang armas na parko
nitong si Arman. Dinamba pa niya ang dalawa sa mga ito at hinila papunta doon sa damuhan. Walang habas na pinagkakalmot ito ni Arman sa iba't ibang parte ng katawan. Agad na nangingisay ang mga ito at namatay. Ilang sandali pa, sabay-sabay nang umaatake sa kanila ang mga nilalang at naramdaman din nila ang paggamit ng orasyon ng mga matatanda sa grupo ng mga Yurok. Ngunit malakas ang kanilang mga orasyon na karga ng mga pangharang at pambakod. Kaya hirap ang mga matatandang Yurok na wasakin ito. May anim pang napatay itong si Arman na mga Yurok hanggang sa masusugatan na din siya sa kanyang braso. Sa sobrang dami ng mga kalaban, nahihirapan din silang patumbahin agad ang mga ito. Habang itong si Julio, mahigit sa 10 na ang napatay nito gamit ang kanyang kakaibang armas. 2 pa ang napugutan niya ng ulo. Kahit naramdam niya ang lakas ng orasyon ng mga kalaban, kumpiyansa pa rin at may tiwala itong si Julio sa kanilang mga pambakod. Lumipas pa ang 10 minutong labanan, nadagdagan ang mga bangkay na nagkalat sa paligid. Ngunit muling nasusugatan itong si Arman, kaya napilitang tumakbo at tumalon itong si Julio para tulungan ang kanyang kapatid. Magkasama na ang dalawang magkapatid na amaranhig na inatake ang mga Yurok. Makalipas pa ang ilang minuto, sabi nitong si Arman, "Julio, mukhang kailangan na natin na dalhin ang mga ito doon sa mga patibong na malapit sa ating mga bahay." Naintindihan ni Julio ang ibig sabihin nitong si Arman. May mga sugat na din ito at nanghihina na. Sobrang dami kasi ng mga kalaban. Kaya ang ginawa ng dalawa, mabilis na tumalon sila doon sa mga batuhan at tumakbo sa mga damuhan pabalik sa kanilang mga tirahan doon sa may ilog. Mabilis naman na sumunod ang mga nilalang na Yurok sa kanila na kahit na maraming mga patay na sa kanilang hanay, mukhang desidido pa rin talaga ang mga ito na patayin sila at paalisin dito sa gubat ng Pulukyutan. Ngunit pagdating nila doon sa paligid ng tirahan nila ni Tatay Mako, Julio at Arman, lalong nabawasan ang bilang ng mga nilalang na Yurok nang matamaan ang mga ito ng kanilang ginawang mga patibong. Tinamaan ang mga kalaban nila ng mga humahagibis na mga matutulis na kawayan. Natuhog ang mga ito sa iba't ibang parte ng katawan na agaran na ikinamatay ng ilan sa kanila. Ang ilan naman nahulog sa ginawa nilang mga butas na may mga nakausli na mga matutulis na bagay. Kaya mas tinuunan nila ng pansin ang pag-iwas sa mga patibong na ginawa nila. Kaya ito ang pagkakataon na mas naatake nila ang mga nilalang na ito. Hinaribas nila ni Julio at Arman ang mga nilalang na Yurok. Pinagtatagpas at pinagpapana ang bawat na masipat at maabot. Kaya sunod-sunod nang bumagsak ang mga kalaban. Habang si Tatay Mako, may mga isinaboy-saboy ito sa paligid ng mga dinikdik na dahon at halaman. Ang amoy ng mga ito ang nagpipigil na mapalawak ang mga gagawin na mga orasyon ng mga matatandang Yurok. Ang mga anak naman nila ni Julio at Arman, tumulong na din ito sa ginawang pag-atake ng kanilang mga magulang. Ang asawa naman nila ni Julio at Arman, umigpaw na din ang dalawa galing sa itaas ng mga kubo. Papunta ang mga ito at papasugod sa mga Yurok. Bawat maabot ng mga ito, kukubawan ang likuran at ibabagsak sa lupa.
pagkakagatin ang mga liig hanggang sa tuluyan na itong mamatay. Napakaingay ng buong paligid. Napakaingay ng mga hiyawan, ng mga nasasaktan at ang mga palahaw ng mga yurok. Patuloy na pinag-atake ni Julio at Arman ang mga ito. Matapos naman itong si Tatay Mako sa ginawang mga ritual at orasyon, tumulong na din ito sa pag-atake sa mga nilalang na yurok. Walang awa na pinagtatagpas at pinaghampas nila ang mga ito. Kahit na may ilan na ang nakabulagta sa lupa at namimilipit sa sakit, gumagapang, pero hindi na nila ito hinayaan na makatayo pa at mabuhay. Pinagtataga nila ang mga ito hanggang sa tuluyang mamatay. Lumipas ang kalahating oras na bakbakan, nagkalat na sa paligid ang mga katawan ng mga ito. Iilan na lang sa mga matatandang aswang ang mga natira. Kahit na may mga sugat sina Julio at Arman, wala pa ring tigil ang mga ito sa kanilang ginawang pag-atake sa mga kalaban. Kailangan na patayin nila ang lahat ng mga yurok para tuluyan ng matahimik ang buong kagubatan ng Pulukyutan. Pati sina Tatay Mako at ang mga asawa nila ni Julio at Arman, patuloy na inaatake nila ang mga natitirang mga yurok hanggang sa mapatay nila ang lahat ng mga ito. Mabilis din na tinulungan ni Tatay Mako itong si Arman at dinala agad sa itaas ng batuhan. Kumuha ng mga gamot ang matanda at ginamot itong si Arman. Inilibing nila isa-isa ang mga bangkay ng mga yurok. Gumawa din sila ng mga dagdag na mga patibong sa buong paligid kung sakaling may mga kalaban pa. Pero lumipas ang mga araw, tahimik na ang buhay nila sa bukid ng Pulukyutan. At dumaan pa ang mga araw, kinausap na nila ang mga nilalang na mga kubot na aswang doon sa paana ng bundok para paigtingin pa at panatilihin ang kapayapaan sa lugar, ang kapayapaan sa kagubatan ng Pulukyutan. Ako po si Jojo. Ang aking kwentong katakutan ay nagsimula noong magbuntis ang mama ko sa pangatlong kapatid ko na si Juana. Nangyari ito sa Lower Libo, Sikihor, 2005. Bali, ako ang panganay sa aming magkakapatid. Sumunod si Juan. Lima kami lahat sa bahay. Si Tito Rony na kapatid ni Mama, si Papa, si Mama, ako at si Juan. 11 taong gulang ako noon, habang si Juan ay 7 taong gulang. Si Papa ay may mga alam sa mga buhay na salita at mga orasyon para sa mga dilim na nilalang. Pero hindi naman ito yung eksperto talaga. May alam lang ito gawa ng manggagamot ang Papa nito. Yun ang aming lolo. Isang araw kasi, habang naglalakad sina Papa at Mama galing sa palengke, 7 buwan ang tiyan ni Mama noon nang may makasalubong silang dalawang tao. Medyo matanda na ang mga ito. Puro itim ang mga suot at medyo mababaho ang amoy ng mga ito. Nang magkatapat sila, napatitig ang mga ito sa tiyan ni Mama. Kaya binati ito ni Mama ng "Magandang hapon po." Pero hindi ito umimik. At titig ng titig lang ang mga ito sa tiyan ni Mama. Biglang nagtaas ng tingin yung isang matanda at nagwika ito na, "Hining, ilang buwan na ba yan?"
sasagot na sana si Mama, pero dali-daling hinila ito ni Papa. Sabi nito, "Tara na, bilis." Kaya napasunod si Mama kay Papa. Nang napalingon si Mama doon sa dalawang matanda, ay pansin niya panay pa rin ang tingin nito sa kanila at nakangisi pa ang mga ito. Sabi ni Papa, "Huwag mo nang lingunin. Di mo ba napansin? Pati yung mga amoy, ha?" Sagot naman ni Mama, "Bakit? Sino ba ang mga yun?" Sagot ni Papa, "Mga aswang yun. Takam na takam sa tiyan mo. Tara, dali." At nagmamadaling umuwi sina Papa at Mama. Pagdating na pagdating nila sa bahay, agad na gumagawa si Papa ng mga panguntra sa palibot ng bahay namin. Nagpaaso siya ng insinso sa paligid ng bahay at sa loob. At sabi nito kay Mama, "Daling, huwag ka nang lumabas muna." At binilinan din kami na hinding-hindi namin iiwan si Mama. Habang sina Papa at Tito Ronnie ay nasa labas, abala pa rin ito sa mga ginagawa. Pagsapit ng gabi, pagkatapos kumain, nakahiga si Mama doon sa sopa. Kami naman ni Joan ay nasa katabing upuan kung saan nakahiga si Mama. Habang si Papa ay parang balisa, lalabas ito sa bahay at papasok naman uli. Habang si Tito Ronnie ay nasa pantawa namin, may mga iniabot kay Papa. Mga isang oras mahigit ay natapos na sila Papa at Tito Ronnie. Pumasok na rin sila at nakaupo lang sila doon sa kusina. Mag-alas 10 na ng gabing yon ay biglang tumakbo si Papa sa sala. Sabi niya agad kay Mama, "Daling, pasok na kayo sa kwarto. Isama mo ang mga bata." Kaya mabilis na bumangon si Mama at dinala kami sa kwarto. Pagdating namin sa loob, tanong ko kay Mama, "Bakit, Ma?" Sagot naman niya, "Shhh! Humiga na lang kayo. Huwag nang maingay." Habang nasa labas ng kwarto, pinatay ni Papa ang mga ilaw. Nakiramdam sila si Papa at Tito. May narinig pala sila Papa kanina na parang umuungol doon sa may kusina. Dala ng may kaalaman din si Papa, kaya ramdam niya ang presensya ng mga aswang. Alam niya kasi simula nang makasalubong nila yung dalawang matanda, alam niya na hindi na sila lulubayan ng mga iyon dahil sa ipinagbubuntis ni Mama. Nang may parang nagtatakbuhan sa labas ng bahay at may mahihinang tawa na di mawari, sabi ni Tito Ronnie, "Brad, yan na ba?" Sagot naman ni Papa, "Oo, yan na." Pero ilang sandali, nawala na din yung mga tunog at tawa. Hanggang tuluyan na hindi ito nararamdaman ni Papa. Kinabukasan, maagang gumising si Papa. May ginagawa ito sa kusina. Nang matapos na kaming mag-almusal, may inabot ito sa akin, isang basong puno ng tubig. Sabi niya sa akin ng pabulong, "Dong, kung may makiinom dito, ito ang ibigay mo. At huwag na huwag kayong magpapapasok ng hindi nyo kilala na tao." Binilinan din niya si Mama. May importanteng pupuntahan daw sila Papa at Tito Ronnie. Dumaan ang araw na okay naman. Hindi pa nakakauwi sina Papa at Tito Ronnie.
Pero pagsapit ng alas 5 ng hapon, habang naglalaro kami ni Joan sa loob ng bahay at si Mama naman ay abala sa kusina, nang may kumatok sa pinto. Natigilan kami ni Joan at kumatok uli at nagwika na, "Tubig! Tubig!" Nauuhaw kami, "Makikiinom lang sana." Kaya binuksan ko ang pinto. Napaatras ako dahil ang babaho ng mga tao na nasa labas, dalawang matanda at dalawang bata, kapwa maiitim ang suot ng mga ito. Sabi uli nito, "Otoy, pwede bang makainom ng tubig?" Sagot ko, "Sige po, kukuha lang ako ng tubig sa kusina." Nang makakuha ako ng tubig, ay aking naalala ang bili ni Papa. Kaya dali-dali kong ibinuhos sa pitsil yung tubig sa baso na ibinigay ni Papa kanina. At nilagyan ko pa ng dagdag na tubig. Sabi ni Mama, "Sino ba ang mga nakikiinom dyan, Jo?" Sagot ko, "Di ko kilala, Ma. Mga matatanda." Nang bumalik ako at pagbukas ko ng pinto, nagulat ako kasi ang dami na nila. Mga 8 na silang lahat. Ibinigay ko na yung tubig ng pitsil at isa-isa silang nakikiinom. Pero nang iabot ito doon sa pinakamatandang nasa gitna, napatigil ito at tumingin ng napakasama sa akin. Kaya medyo napaatras ako. Nang biglang sumigaw ito ng napakalakas, kaya napaatras uli ako. Akmang hihilain ako nung isa. Buti na lang nandoon na pala si Mama. Hinila niya ako sa loob at biglang isinirado ang pinto. Dinig namin yung parang iyakan at may nagtatakbuhan sa labas ng bahay namin. Takot na takot ako noon habang nakayakap ni Mama. Nang may nagsalita sa may bintana ng, "Hoy! Buksan niyo ang pinto! Buksan niyo ang pinto!" Mag-alasiti na noon nang may kumatok uli sa pinto at may busis na, "Daling! Daling! Buksan mo ang pinto!" Busis yun ni Papa. Kaya mabilis na lumabas kami ni Mama sa kwarto at mabilis na binuksan yung pinto. Pero laking gulat namin nang bumungad yung dalawang matanda at may isa pang lalaki sa likod. Sumigaw na si Mama sa takot. Ginaya lang pala ang boses ni Papa. Napasigaw na din kami ni Joan sa sobrang takot at gulat. Naisara ni Mama yung pinto. Lumalagabog yon sa lakas at tumakbo kami sa kwarto. Naiiyak na si Mama sa takot. Nahawa na rin kami ni Joan at nag-iiyakan na rin kami. Sambit ko ng pabulong, "Papa, tulungan mo kami." Nang may napansin ako na parang may anino sa tapat ng bintana namin sa kwarto. May mga siwang-siwang kasi doon na maliliit na butas, kaya maaninag yung nasa labas. Nakita na rin yon ni Mama. Kaya kinuha niya yung buti ng soft drinks para panghataw kung sakaling magpupumilit ito na papasok. May narinig na din kami na mahihinang boses na, "Tao po! Tao po!" At kasunod ang matinis na tawanan. Takot na kami. Nang biglang lumalagabog yung bintana ng kwarto namin, napaatras kami sa gulat. Napasigaw na din si Joan sa sobrang gulat at takot.
Pati kami ni Mama napasigaw na din. Sabi ni Mama, kung sino kang demonyo ka, lugbayan mo kami. Ilang sandali, nawala yung tawanan. Nagpalingali nga kami, pero wala na talaga. Pero may kumatok na naman sa pinto. Daling, daling, buksan mo ang pinto. Kanina pa ako dito ah. Kaya sabi ko, si Papa Ma. Sumagot si Mama na, hinding-hindi yan ang papa mo. Natahimik uli. Ilang minuto, wala na. Wala na yung mga parang nagtatakbuhan sa labas ng bahay. Wala na din yung mga mahinang matinis na tawanan. Mga ilang minuto ang lumipas, may narinig kaming busis sa labas ng bahay. Hindi kumatok yun. Sabi nito, Daling! Daling! Okay lang ba kayo dyan? Buksan mo ang pinto, si Pablito to. Sabi ko uli kay Mama, si Papa na yan, Ma. Sumigaw na din si Juan ng, Papa, Papa! Lumabas na din si Mama. Pero sinilip muna ni Mama yung maliit na butas na katabi ng pinto. Oo nga, si Papa at Tito Rony na yun. Binuksan kaagad ni Mama yung pinto. Umiiyak kami ni Juan na yumakap kay Papa. Sabi agad ni Papa, naabutan ko yung mga tiktik dito sa labas. Pero wala na, nagsialisa na. Talagang hinding-hindi tayo lulubayan ng mga yun. Tinanong ako ni Papa, Jojo, ano? Ilan ang nakainom doon sa tubig na ibinilin ko sa'yo? Sagot ko naman, 5 lang, Papa. Kasi nang mayabot ko yun doon sa matanda, bigla itong sumigaw at nagalit. Sabi ni Papa, yawa. 5 lang ang napatay natin ng mga tiktik. Kaya ganun yung kaagresibo nila na makapasok dito at makuha yung bata na nasa tiyan mo, Daling. Sabi ni Mama, hinding-hindi ako papayag na makukuha nila ito habang tumutulo ang luha ni Mama. Sumabad si Tito Rony, sabi niya, Brad, saan natin ilalagay ang mga ito? Kaya napalingon si Papa. Sagot nito, ilagay mo muna sa may altar, Brad. Dadasalan ko yan mamaya. Tanong ko kay Papa, ano yan, Papa? Napatingin na din si Mama. Kaya sumagot si Papa na, sabi kasi ni Tatang, isa ito sa mga mabisang pangpatay ng mga tiktik. May mga ritual akong gagawin mamaya. Ito yung sinturon ni San Gabriel at may mga ilang dahon na gagamitin ko sa pagpapausok. Yung tatang na sinasabi ni Papa ay ang lulo namin na manggagamot. Doon sila galing. Ilang sandali, pinapapasok na kami sa kwarto. Doon na daw kami matulog katabi ni Mama, kami tatlo ni Juan. Sabi ni Papa, Brad, yung langis kunin mo at yung tangkay ng makahiya. Ikaw na gumamit noon. Alam kong babalik ang mga yon dahil ngayon ang pinakamagandang pagkakataon na aatakihin tayo at makuha ang ipinagbubuntis ni Daling. Dahil kabilugan ng buwan ngayon kung saan mas malakas sila. Kaya ang ginawa ni Tito Rony, pumunta siya doon sa may kusina at kinuha yung mga sinasabi ni Papa. Habang si Papa ay pumunta doon sa kabilang silid, nagsisimula na itong lumuhod at nagdasal ng taimtim sa mga bagong gamit. Isinuot yung sinturo ni San Gabriel at nagsimula na itong magpapaaso sa loob ng bahay habang may mga iniusal ito.
maghating gabi na. Nagising kami ni Mama at Joan. May lumalagabog sa bubong namin. Grabe ang lakas nun. Napalabas kami ni Mama sa kwarto. Pero pagkakita ni Papa, sumigaw ito na, "Huwag kayong lalabas! Balik kayo sa loob!" Kaya napabalik kami sa kwarto. Sabi sa isip ni Papa, "Dito na sila. Dito na sila. Panginoon, gabayan mo po ako na mailigtas ang aking mag-ina." Nang may narinig na busis si Papa galing kay Tito Rone, sumigaw ito kaya napatakbo si Papa sa kusina. At kita niya si Tito Rone na parang sinasakal. Nakasandal sa gilid ng lamisa habang parang may hinahawakan o parang pinipigilan sa pagkakasakal sa kanya. Pero walang nakita si Papa. Kaya naisip agad ni Papa na baka gumamit ng maitim na espiritu yung mga tiktik. Kaya agad na nagdasal si Papa ng iilang buhay na salita. Ilang sandali lang na pagdarasal ay agad nakita niya yung napakaitim na nilalang habang nakasakal ito ni Tito Rone. Kita din ni Papa na parang kinakapos na si Tito Rone ng hininga. Kaya ang ginawa ni Papa ay kinuha yung makahiya na nabitiwan ni Tito Rone, kinargahan ng dasal at inihampas doon sa maitim na espiritu. Agad itong napatakbo at naglaho. Hinahabol ni Tito Rone ang kanyang paghinga. Sabi ni Papa, "Okay ka lang, Brad?" Sagot ni Tito, "Okay lang, Brad." Pero may biglang kumalabog sa pinto ng kusina. Kaya doon na itinuloy ni Papa yung ritual. Kailangan niya itong tapusin para lubayan na sila ng mga titik. Sabi ni Papa, "Brad, kung may makapasok, ikaw na muna ang bahala. Gamitin mo itong makahiya. Kailangan kong tapusin ang ritual." At lumuhod uli si Papa. Inilatag doon yung mga dahon at may isang garapon na parang may maliliit na nagliliwanag sa loob. Nag-uusal kaagad si Papa habang nakaluhod at nakadipa ang mga kamay. Habang yung pintuan ay parang pinipilit na nabuksan. Yung bahay kasi namin ay yung mga bahay sa probinsya. Hindi naman siya yung bahay kumo talaga. Pero light materials lang ang pundasyon ng bahay namin. Kaya kung pipilitin talaga ay mag-iba yun. Lalo na yung mga nasa labas ay malalakas. Habang kami naman sa kwarto ay may naririnig kami na busis galing sa sala. Busis ni Papa yun. Sabi nito, "Daling, daling, labas na kayo. Patay na si Rone. Puntahan natin sa kusina." Kaya napabalikwa si Mama. Siyempre kapatid niya yun at tito namin. Lumabas na kaming tatlo. Pero wala naman si Papa sa sala. Kaya naisip namin na baka nauna na ito sa amin sa kusina. Papunta na sana kami ng kusina nang biglang napaupo si Mama habang sapo niya ang kanyang tiyan. Sabi ko, "Mama, bakit?" Sagot ni Mama, "Ang sakit ng tiyan ko. Kumihilab ito." Hanggang napadapa na si Mama sa sobrang sakit. At may mga napansin ako na parang mga maliliit na anino doon sa kisame namin. Niyakap namin ni Joan si Mama. At mabilis akong tumayo.
at pumunta sa kusina. At naabutan ko si Papa na nakaluhod at nakayuko ng kunti habang nakadipa ang mga kamay. At rinig ko ang malakas na pag-uusal nito. Nang biglang bumukas ang pinto, nasira na pala ito ng mga tiktik sa labas. Napasigaw ako sa takot. Sabi ko, "Papa, ituloni." Nang may dalawang nilalang ang akmang papasok sa pintuan namin. Pero mabilis si Tito Rone. Binuhusan niya ito ng langis galing sa maliit na bote. Parang napaso ang dalawa at napaluhod. Walang sinayang na sandali si Tito Rone at pinaghampas niya ito ng makahiya. Nangingisay ito sa sobrang sakit at hanggang hindi na ito gumagalaw. Habang parang unti-unting umuusok yung katawan ng dalawang titik hanggang nagiging abo ang mga ito. Dali-daling isinirado uli ni Tito Rone ang pinto at nilagyan ito ng misa na pangharang. Habang si Papa ay patuloy lang sa ginagawa nito. Tawag ko kay Papa, "Papa! Papa! Si Mama!" Pero hindi ito sumasagot. Patuloy lang ito sa ginagawa nito. Nang matapos ito sa pag-uusal, binuksan ni Papa ang garapon at mabilis na pinakawalan ang laman nito. Sa maniwala kayo o hindi, ay may lumabas doon na maliliit na mga tao at nagliliwanag ang katawan. Marami ito at mabilis na lumabas ng bahay padaan sa mga maliliit na butas. Biglang tumayo si Papa. Hinugot yung sinturon ni San Gabriel at inilagay ito sa harapan niya, kasama ang mga dahon at ang garapon na wala ng laman. May isinigaw na salita si Papa. Hindi ko maintindihan na parang Latin yun. At rinig namin sa loob ang mga sigawan sa labas na parang napapaso o yung parang sobrang nasasaktan. At kasunod yung mga takbuhan na parang naghahabulan. Sabi ni Papa, "Tara dong, puntahan natin si Mama mo. Rone, ikaw na muna bahala dyan. Namatay na yung mga pinakamalakas sa kanila, yung mga matatandang tiktik. Bantayan mo na lang ang pinto at mabilis na pumunta kami sa sala." Kita agad namin na nakadapa si Mama habang namimilipit ito sa sakit. May mga dugong dumadaloy sa hita ni Mama. Inutusan kaagad ako na kumuha ng palanggana at mainit na tubig. Pinangko ni Papa si Mama papunta ng kwarto. Nang maibigay ko yung palanggana at tubig na mainit, pinalabas na kaming lahat ng kwarto. Kaya ang ginawa ko ay pumunta kami sa kabilang silid kasama si Juan. Habang si Papa ay pilit na nakipaglaban doon sa mga maiitim na anino na nasa kisame, yung palanggana ay inilagay sa paanan ni Mama at nilagyan ito ng maiinit na tubig. Nakaluhod si Papa paharap sa palanggana. Pero bago niya ginawa ito, ay hinubad muna ni Papa ang damit at naglagay ng langis sa katawan. Habang ako naman sa kwarto, nagyakapan lang kami ni Joanne. Pero pakiwari ko, wala na ang mga ibang nilalang na nasa labas ng bahay. Tahimik na ito. Mga ilang minuto ang lumipas. Lumabas si Papa na dala ang palanggana. May mga dugo ito. Natahimik na din ang gabi. Nasa sala na kami. Kami Papa, Tito Rone at Joanne.
Sabi ni Papa, tapos na. Hindi na babalik ang mga tiktik na yon. Dahil napatay ng mga alaga ni Tatang yung mga matatandang tiktik. Yun ang pinakamalakas sa kanila. Si Tatang, yung lulo namin na manggagamot, ang nagbigay kay Papa ng garapon na yon na may mga lamang maliliit na tao habang nagliliwanag ang katawan nito. Sabi pa ni Papa, okay na daw si Mama. Muntik na sanang makuha ang bata sa tiyan nito. Buti ay natapos agad yung dasal niya at napatay yung mga tiktik sa labas at napaalis ang mga maiitim na anino na inutusan nito para kunin ang laman sa tiyan ni Mama. Kinabukasan, medyo mahina pa si Mama. Nakahiga lang ito. Balik na sa normal ang aming buhay. Pero hindi na muna umaalis si Papa sa bahay. Si Tito Rony na muna ang pumupunta sa aming taniman ng gulay at mais. Yun ang aking kwento. Karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan nung panahon na si Mama ay buntis.